Dito tayo, Chanikon. Wala na dyan. Bakit yan? Nakikita nga natin, anumang araw ngayong Linggo ay magdedeklara na tayo ng pagtatapos ng Amihan season, kung saan ito na rin yung hudyat ng pagsisimula ng panahon ng tag-init. Green fire prevention na yung community natin or municipality natin nagpaan sila na inform nila yung mga tao nila na ano, fire prevention month is March. Sa unang araw ng March, yung mga fire volunteer natin is umiikot dito sa ating syudad para lahat ng tao is paalalaan para maalala. So itong fire prevention month, kasabay ng mga activities ng Bureau of Fire Protection, kasama din namin yung community. For example, yung motorcade namin noong March 1, hindi lang po Bureau of Fire Protection ang nakilaho, kundi kasama din po namin yung mga fire volunteers ng mga different barangays po na tsaka sa mga ibang activities, sinusuportahan po nila kami. And yung mga trainings, sumasali din po sila sa amin. Team ng fire prevention natin ngayon is sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. It means na hindi lang sole responsibility ng Bureau of Fire Protection ang fire prevention. Katulong namin ang community, ang mga students, yung mga tao sa pamayanan na mag-prevent ng fire. At coordination din ng community ang kailangan namin pag nagkaroon ng sunog. Meron tayong operator diyan sa aming opisina na hinihintay namin kung may mga caller kami. So, binabantayan namin at inoobserbahan namin sila na kung ano yung binibigay na nilang tawag sa amin. Bago kami rumisponde, tatanungin namin kung ano yung klase yung masusunog. Para pagdating ng fire truck doon, alam na namin yung gagawin at kung sino yung mga personnel na dapat namin padala. Kung kailangan ng mga specialists, padadala namin. Kung kailangan pa ng mga resources ng mga tulad ng mga printing apparatus, kung may chemical yung nasusunog, mga industrial, so nagdadala kami ng mga AFFF. So yun yung chemical na para makapatay ng sunog, lalong-lalo na pagka mga chemical yung nasusunog sa mga pabrika. Siguro nasa city tayo, ang madalas nating nakikita is mga faulty electrical wirings, tsaka yung mga overpopulated, yung mga narrow na eskinita. So sa ibang lugar naman, hindi natin alam yung mga natural causes of fire, kagaya ng yung pag-struck ng lightnings, then yung sa sobrang humid pa, ng sobrang taas ng temperatura, is nagiging factor siya sa pag-spread pa ng fire. Silang matataranta. Ang gawin nila, kung meron silang mga katabing tubig, buusan nila. Pero pag kuryente, hindi pwede. Ang kuryente, pag nag-spark na yan, nasusunog na yung linya ng kuryente, yung fuse box, ibababa ninyo. Tapos yung mga yung kala na LPG, nagluluto tayo, di ba? Yung kawali, biglang nagliyab. Anong gagawin natin? Bubuusan ba natin ng tubig? Pag binuusan mo ng tubig yun, lalong magliliyab, lalo na't mantika yung nandoon sa loob. Ang gagawin natin, gumamit lang tayo ng takip, takpan lang natin yung kawali o yung nagliliyab na bagay na kayang sakupin yung kawali. Sa sarili natin, bumbero tayo at our own house. Dapat nagsistart yung alam natin yung mga hazard dun sa area natin o yung mga danger pag nagkaroon ng sunog.
alam dapat natin yung evacuation plan dun sa paglabas ng bahay natin. And most importantly, dapat alam natin yung emergency hotline ng nearest fire station sa atin. Para kung magkaroon man ng visible smoke or fire incident, itawag po kaagad sa nearest na fire station. Hindi yung mag-video muna bago tumawag. Mas maganda na tutawag muna tayo. Shared responsibility ang fire prevention. Hindi lang siya sa March, it's a whole year round na gawain natin dapat. And shared responsibility, magtulong-tulong po tayo kapag iwas po sa